magandang araw sa ating lahat. Ngayon ay andito na naman tayo sa ating Ramitan at andito ang dalawa nating bantay, si Mumu at Laksa. Mumu? Mumu? Okay guys, i-share ko lang yung mga gamot, mga bagay na nakolek ko dahil sa pag-aalaga ng rabbit. Andito yung mga gamot, vitamins, mga bagay na ginamit natin para gamutin sila. Dahil habang tumatagal guys, madami din tayong nai-encounter na sakit nila. Kaya gusto kong i-share sa inyo na kung nagbabala kayong mag-rabbit, eh dapat meron na kayo nito. Para kung sakali, wag naman, magkaroon sila ng mga sakit, eh ready na kayo. First is yung dextrose powder. Ito guys, nabibili naman to sa mga market, sa mga agri supplies. At ito yung mas malaking version niya. Ito 1 kilo. Ito naman, in-order ko siya sa Shopee. Ito guys, ginagamit ko pag mahina kumain yung mga rabbit. Hinahalo ko sa tubig nila. Tsaka pag meron akong nakikitang mga rabbit na minsan basa yung mga tae nila, nilalagyan ko ng dextrose powder yung inumin nila. Para pang prevent lang. Para hindi lumala at magkaroon sila ng diarrhea. Next is yung LC vitamins. Ito, ginagamit ko sila mostly sabay. Hinahalo ko sa mga inumin ng rabbit. Next is yung goat's milk. Ito guys is nabili ko siya sa Shopee. Last year guys, meron akong isang rabbit na nanganak ng 10 kids. Tapos napansin ko mapapayat yung iba kaya ginamitan ko ng goat's milk. Ito, in order ko siya kasama na ng bottle. Package na siya. Meron na siyang bottle na kasama. Ito guys is mano-mano yung papadedehin yung mga kids. Para kahit hindi sila nakakadede sa mother nila or konti lang yung nadede nila sa mother nila, masusustain ng goat's milk yung kailangan nilang gatas para lumaki at mag-survive. Next naman guys is yung wound spray. Ito guys is nagamit ko noon sa rabbit ko na nagkaroon ng sore hacks. Dito sa paanan niya, nagkasugat-sugat tapos parang nagtutubig siya. Ito yung ini-spray ko para mag-dry siya agad at saka para hindi na rin nilalangaw siya. Next guys is yung ivermectin na powder. Ganito yung itsura niya sa loob. Granules siya na kulay green. Ito is, nag-start akong gumamit nito last year kasi yung dalawang rabbit ko, nagkaroon sila ng mange o yung galis sa balat. Ito guys, may iba't ibang uri ng ivermectin. Merong powder, may liquid. Yung liquid na yun, gumamit din ako. Insert ko na lang dito sa video yung ginamit ko na ivermectin na liquid kasi kinuha siya ng isang customer natin. Kasi meron din siyang same case na parang dito sa akin. Kaya kinuha niya yung sample para makabili din siya. Ayun nga guys, sinasabi ko na meron powder, may liquid at saka injectable. So far, ang nagagamit ko pa lang is yung powder at saka yung liquid. Additional pala guys, ito sabi ng mga ibang rabitero at rabitera, ginagamit din na pang purga. Hinahalo siya sa tubig ng mga rabbits. Usually sinasabay nila eh. 1 week before iwalay yung mga kids, nilalagyan nila ng ivermectin yung nilalagyan nila ng ivermectin yung tubig nila para all in one na yung mother at saka kids is mapurga na bago iwalay yung mga kids. Idagdag ko pala ito guys, itong Copelax parental embonate. Correct me if I'm wrong guys kung paano siya i-pronounce. Pero ito, purga siya ng aso. Pero natry ko na din sa rabbit pero okay naman siya. So far. Ito guys, maliban sa feeding bottle, nakagamit na din tayo ng syringe. Ito, tinanggal natin yung needle niya dito. Ito, ginamit ko guys para ma-force feed yung tubig na may dextrose powder sa mga na-encounter ko na na-heat stroke yung mga rabbit ko. Ito yung ginagamit ko. Kasi hindi naman sila makakainom na yung parang normal lang dun sa clay pot. Kaya kailangan natin pilitin silang uminom ng tubig na may dextrose powder. Ito naman guys, ginagamit ko pang force feed pa rin
pag talagang hinang-hina na yung rabbit, ito yung ginagamit ko kasi siguradong papasok sa bunganga nila para mainom nila yung tubig na may dextrose powder. At saka guys, ito yung pinangsusukat natin dito sa SC vitamins na ipapatak dun sa tubig. Kasi dito sa instruction niya, meron siyang dosage. Ayan. Ayan guys, so far ito pa lang yung mga nakukulek ko ng mga vitamins, mga gamit, yung mga kailangan sa pag-aalaga ng marabit. Siguro guys, ito madadagdagan pa habang tumatagal nag-aalaga tayo ng rabbit. Kasi dahil na din sa mga na-encounter nating mga problema, mga sakit nila. At yun ay normal lamang para ma-improve natin yung rabbit tree natin. At para matuto tayo kung paano natin sila gamutin, paano natin sila alagaan. Kaya yung mga kapwa ko, rabbitera at rabbitero, na napanghihinaan kasi madami akong nakikitang post sa FB na madami nang nagkukwit kasi namamatay yung mga rabbit nila, ganito, ganyan, lugi, ganon. Pero payo ko lang is panindigan natin to. Wala pa tayo sa kalahati ng journey natin sa pag-aalaga ng rabbit. At inaasahan natin na sana magbo-boom din ang rabbit industry. Breed, eat, and promote rabbit industry.